Eh, yung love scene ni Jessa, kumusta naman? I don't know. Yun yung pinaka-favorite ko sa lahat. Yun? Sa lahat ng naka-love scene ko. Kay Jess ako pinaka hindi makaget over. Kasi siya yung pinaka first na pinayagan ko nakainin yung uto. Totoo? Oo. Yung ano, hindi ko maintindihan. So, yun ang favorite mo na nagkaroon ka na ng leak, nipple leak, gano'n, na pumayag ka. Oo, sa kanya pa, siya pa yung first na kanya. Teka, pinag-usapan nyo ba yun? Oo, pinag-usapan ko kasi sabi ko, babe kasi tawag ko sa akin. Sabi ko, babe, ganito naman yung role mo dito. Kasi isa, kumbaga, after ng kangkangan part namin, may conversation kami na shock ako, ba't ganun yung pagkatao niya? Eh, ang tahimik mong tao eh. Diba? Tapos ginanyan mo ko. So sabi ko sa kanya, babe, kumakain ka ba na chururut? Sabi niya, oo, wala nang problema sa akin. Sabi ko, sige, payag ako, basta ikaw lang. Ikaw mismo nagsabi, hindi ang direktor. Bakit mo sinabi? Sinadjust lang din namin. Kasi parang, napaka-common sa Viva Max yung threesome, di ba? Babae. Dalawang girls, tapos isang guy. Napaka-common. So sabi ko, direct, para maiba naman, kasi gusto ni direct na iba-iba. Maiba-iba. Kumbaga iba yung taste ng init. Wow. Sabi ko, sige, ganun, gawin na lang natin for the sake of this movie. Para mas mapainit pa ganun. Kasi ang daming nagre-request sa akin, GL daw, GL, ganito. Gusto na nila makakita ako na may babae, ganun. Sabi ko, sige, why not? Ganun. So, paano nagsimula bago dumating dun sa nipple part? Wala, pinag-usapan na namin si Jessa, tapos si nagsimula ba siya sa leeg or something, o yun na agad? Yun na agad, diniretso niya, inilambas niya, tapos ginanon, dinilaan. Tapos ang ganda pala mukha ni Jessa habang dinidilaan. Tapos ganun, nakatingin sa akin. Totoo! ang galing talaga sa part na yun.